Good afternoon, mga kapatid, mga ka-autoran. Ito, narito na naman tayo sa shop. Magsimula ulit tayong mag-vlog ngayong araw na ito. Matagal ako hindi nakapag-vlog. Maraming inasikaso, maraming dumaan na mga problema, mga suliranin. Pero ngayon mag-vlog tayo. Itong iba-vlog ko sa inyo, ito ay madalas ng suliranin ng mga mayroong sasakyan. Lalong-lalo na itong crosswind. Eh kasi po, halos sa... Every 3 months, nakikita kami ng mga regular kong customer at ito na lang yung lagi nilang ipinapaayos sa atin. Ang problema, kapag bumalik na po sa amin, eh nadadagdagan yung sira nung sasakyan. Tulad na lang po nung unit na ito, bagong-bago pa yung mga gulong. Pero kung mapapansin nyo, mas manipis na yung area na to, yung portion na to, compare dito. Ayan o, ito makapal pa, dito manipis na. Hindi pantay yung kain ng goma. Nauubos palagi yun nandito sa loob na side na ito. Yan ang kadalasan na problema ng mga crosswind na pumupunta po dito sa atin. Ayan, tulad dito, ganun din. Medyo manipis na yung side na to, dito naman makapal. Ayan. Ano po kaya ang problema nito? Lalong-lalo na sa crosswind, sa kadyaan sa mga adventure. No? Ito pong crosswind, napakalambot talaga ng suspension, napakasarap gamitin. Talagang halos hindi ka matatagtag, sabi nga. Para kang nakasakay sa kotse kung maglaro yung suspension ng crosswind. Pero ang hindi alam ng marami, yung lambot na yon ay nagkokos ng mas malaking damage doon sa mga components ng suspension arm. Ano po yung component ng suspension arm na yon? Yung rubber bushing na nandoon sa upper suspension arm. Sa sobrang lambot ng galaw ng suspension arm ng crosswind, no? Kayang-kaya niyang sirain yung mga rubber bushing sa madaling panahon. Pwedeng sanlinggo lang, pwedeng sambuan lang, at yung iba nga tatlong buwan babalik na sa amin dito. Ito na yung kondisyon ng kanilang gulong, no? Bago pa lang, hindi pa tumagal ng isang taon, iba na yung putput ng gulong. Bakit po? Kasi nasira yung upper suspension bushing. So mawawala na siya sa camber, itong upper arm papasok doon. Kaya ang tendency, pag yung upper arm pumasok doon sa loob, gaganon yung gulong. So iyon yung dahilan kaya nawawala sa camber. At pag nawala sa camber, ito pong gulong na to kahit bago pa, numinipis siya rito sa side na to. At yung kabila makapal. So nag-iiba na yung kain. So ang mangyayari, madadamage din yung gulong nyo na bago pa. Mas mahal yung gulong. Madadamage din tong mga linkage na to, lalo na itong mga tie rod, saka yung mga ball joint na yan. No? Pati yung dito, madadamage din yan dahil sa sobrang lambot, ang galaw ng mga joints nyo malaki. No? Pati yan, ang galaw nyan malaki. Pati doon yung ball joint, pati yung lower. Na dapat sana, eh, hindi ganun kalaki ang galaw. Eh, kasi nga dahil sa sobrang laki ng play ng, ano nyo, ng suspension nyo, eh, ganun ang nangyayari, nasisira yung bushing. Dito na magsisimula, once na masira yung goma na to, chain reaction na po yan. No? Mawawala sa camber, masisira yung gulong, mawawala sa tamang alignment, hindi na rin gaganda yung, ano, yung handling ng manibela, ng steering. No? Tsaka sana po, kung nagdi-DIY po kayo, iwasan nyo po yung mga ganito na sobrang dami ng grasa. Eh, ito naman ay walang grease port. Kaya nagtataka kami bakit sumobrang grasa dito. Pinaglalagyan lang yata ng grasa yung ano, yung tie rod na yan, no? Yung joints na yan. So balik po tayo doon, sa sobrang lambot ng suspension, nasisira ito. So ano po yung malakas makasira, no? Tulad nito, ito yung bushing. Sira na po yung loob niyan kung titignan nyo, ayan. So ito, halos bago pa, kung titingnan nyo, eh, hindi pa nga ito kinalawang eh. Tapos meron siyang bakal sa loob, may parang pipe tubo, tapos ito na naman yung bakal, tapos may goma sa loob, naka-vulcanize. Ito naman portion ng bakal na to, iniipit talaga to ng mga tornilyo, kaya hindi yan gumagalaw. Nakaipit yan doon sa shafting, doon sa loob, may washer na malaki. Ngayon ito naman, naka-force fit din dito yan. Kaya hindi rin ito gagalaw. So, kasama siyang gumagalaw nitong arm. So, itong arm gagalaw, igagalaw niya itong buong ano na yan. Tapos, ito naman, hindi ito gagalaw. Kaya may ipin-ipin pa yan eh. Oh.
So anong nangyayari? Nasisira yung goma kapag masyado malaki yung play. Siguro kung ganyan-ganyan lang ang play, kaya pa nung ano yon, nung tibay nung goma. Pero pagka dumaan ka sa humps at nabigla, gumanon, no? Yun yung ano, yun yung malaking problema, sisirain niya talaga yung goma. Now, yung naka-align siya, halimbawa, pinagawa mo, nakaganyan yung position niya, no? Tapos nagsakay ka ng mabigat, ang tendency, gumaganyan. Tapos pag umandar pa, gaganon-ganon pa yan. Di ba? So, talagang sisirain, wawakwakin yung goma nito. Kaya hindi po nagtatagal yung mga suspension arm bushing. Ito po yung pinakamalakas, ito yung pinakamabenta sa mga auto supply. Kaya kami, nag-i-stock po kami nito kapag bumalik na dito sa amin yung mga customer, sigurado ito na yung problema. Makita pa lang namin yung kain ng gulong, alam namin ito na ang problema. So bakit po nagkakaganon? Malambot po yung torsion bar, yung spring. Samantalang yung mga naka-coil spring, lalo na yung mga adventure, naka-coil spring yun eh. So hindi masyadong hirap. No, hindi masyadong nasisira yung upper suspension arm bushing nung mga naka-adventure o yung mga naka-coil spring. Yung mga bagong design ngayon, mga Toyota, mga Hilux, basta naka-coil spring siya, eh matibay po yung mga upper suspension bushing noon. Pero itong mga naka-torsion bar, no, na spring, yung torsion bar na suspension, malambot po kasi yon. Kaya malaki yung play. Pero ang maganda doon, maganda talaga yung ride niya. Kasi nga malambot. Ang nagdadala naman doon yung shock absorber mo. No? So si Crosswind at saka si Isuzu Trooper, ay naka-torsion bar din, pero mataba po ang torsion bar noon. Kaya medyo matigas 'yon. Si Crosswind po kasi medyo mas payat siya doon sa torsion bar ni Trooper. Eh lalo na yung ano, yung Highlander, mas payat pa doon sa torsion bar naman ni Crosswind. So paliit siya. So itong Crosswind natin na ginagamit, malambot talaga yung suspension. So ang negative effect nun, yun nga, madaling masira yung bushing. So magastos. So ano ang pwedeng solution? Yun nga po, gumawa tayo nung suspension arm na ginamit natin yung metal bushing ng Isuzu Pargo. So ito rin yung gamit nating arm. Inadapt natin, nilagyan natin ng shafting ng Isuzu Pargo, yung bakal na yon. Huwag ho kayong mag-alala doon, hindi ho maingay yun. Hindi ho yun yung sinasabi ng iba na, ano, na may negative effect doon sa damping effect niya dahil nga ito dapat may goma. Tandaan nyo po, yung mga Pajero, yung mga Toyota Crown, yung Isuzu Elf, yun ang gamit ng mga bushing, metal bushing pa rin po yun, yung mga malalaking truck ng Isuzu. No? So gumagamit pa rin po noon. So, yun yung nakita kong isang pwedeng solution para makaiwas tayo dun sa madaling masira na bushing. Isa pa po, pwede kayo magpalit ng gas shock. Yung gas shock po kasi hindi siya ganun kalambot. So, pag nagpalit ka ng gas shock, so mababawasan yung malaking play. So, pag nabawasan yung malaking play, pwedeng mabawasan din yung wear and tear nitong ano na to. Nitong bushing na to. Ay, ko-close up mo ba yan? Ayan, no? Ito mo, nasira na yung goma, no? So, pag nasira ito, mawawala ka na sa camber. Ayan. Tapos yung gulong mo, mawawala na rin sa alignment. Sayang. Sayang yung gulong. Napakamahal ng gulong. Tulad nito, ano bang brand to? Aha. Michelin. O, ang mahal na Michelin. Nasa 7,000 plus ang isa nito. O, 8,000 pa. Tapos, ganun lang. Tatlong buwan, mag-iiba na yung kain niya. Diba? Tapos, pupunta ka na naman sa alignment ng, ano, ng mga gulong, sa mga nag-a-align. Tapos yun nga, i-align nila, hindi nila napansin, sira pala itong bushing. So i-align lang nila para makuha yung toe in toe out. Kasi pag nasira po yung ano no, yung pag nawala ka sa camber, nawawala rin yung toe in toe out alignment niya, matik yun. Ngayon, pag naibalik mo naman yung tamang yung ano, yung bushing, napalitan mo na, bumabalik na yung camber niya, bumabalik na rin yung toe in toe out. Kaya lang, kung napagalaw mo na at nagpapalit ka ulit ng bushing, mawawala na naman sa alignment yon kasi babalik ka dun sa default alignment eh na hindi naman talaga nakakaproblema pagka tama yung iyong bushing. So, iyon po yung ano, yun yung problema natin dito sa upper suspension arm ng Crosswind. Sa ano naman po, dito tayo. So, ito po yung ano, yung strut bar bushing. Ito yung strut bar.
Ayan. Kapag nasira itong mga bushing na to, nadudurog din yan. So, nawawala din sa alignment yung gulong mo. Pwedeng pumasok siya doon, pwedeng lumabas siya kasi ito nasira yung bushing. So, ito yung umahawak doon sa suspension arm mo. Dito yung lower. So, pag ito nagka-problema, ito yung kumakabig yung ano mo, yung gulong mo. Umaandar kang ganyan, nananabi kung saan siya yung may problema. Kung halimbawa, ito yung may problema, ito yung nananabi sa side. Kung yun naman yung mananabi. So, kapag ka kumakabig na rin yung gulong mo, ang tendency nun, sinisira rin talaga yung goma mo kasi naglalabanan yun eh. Diba? So, isang problema din yun kapag ka ang goma mo, ang manibela mo, kumakabig, kung saan-saan pumupunta, ipapacheck nyo rin po ito. Pwedeng buo ang ano mo, ang suspension arm bushing mo, ito pala yung nagka-problema. So, itong mga to, pwede nyo i-DIY yan. Nabibili lang naman po yan. No? Pwedeng i-DIY yan. Yun nga lang, kailangan nyo ng malalaking yabi. No? Kabilaan yan. Ito yung original na bushing saka shafting ng ating Isuzu Crosswind. Yung upper. To, yan, yung kinikwento ko sa inyo. Nakapasok yan dyan. Ngayon, ang isang disadvantage lang kasi nito talaga, itong bushing na to, ay ipapasok mo dyan. Ayan, pasok mong ganun. Tapos lalagyan mo ng washer. Tapos hihigpitan mo to. Talagang todo higpit po yan. Todo higpit. Talagang ito sumasabay sa galaw yan. Ngayon, dahil ito force fitted dito, nakakabit din dyan. Kaya pag galaw nito, ito naman ay hindi naman gumagalaw dahil nakatornilyo yan dun sa chassis. No? So ito lang yung napipilitan na gumanyang ganyan. Yung arm. No? So ang tendency, nasisira nga yung goma kasi ito naka-fix yan eh. Fix talaga, hindi naman gumagalaw yung nasa loob na bushing ito. Hindi po ito gumagalaw. Ito hindi gumagalaw. Ito kaya nga may ipin-ipin pa yan, no? Hindi yan gumagalaw. So steady siya dito. Ito ngayon ang gumagalaw, itong isang to na nakakabit naman dito. Kaya ang nangyayari, nasisira yung rubber. So yung rubber na to, sa katagalan, mga ilang gamit mo na pag ganyan-ganyan yung sasakyan mo, nadudurog yan. Pag nadurog yan, pumapasok ngayon itong itong upper arm. Kung ito yung dalawa, ganyan, nakaganyan siya. Pag nasira yung ano, yung bushing, pumapasok na ganun. So nawawala na sa camber. Yung gulong, sa halip na nakaganyan, ganyan po kasi dapat ang tayo ng gulong eh, nakapositive eh. Kapag pumasok, gumaganon. So pag gumano na yung gulong mo, sisirain na yung gulong mo, yung kain dito, naiiba na. So gumawa po kami, inadapt namin doon sa Isuzu Pargo. Si Isuzu Pargo po kasi, tama, hindi rin gumagalaw itong shaft, pero ito po kasi, ang gumagalaw naman yung bushing, ito. So yan yung gumagalaw, yung bushing. Ito ngayon, welded to dito sa upper arm. Ayan, welded siya dyan. So, gumalaw man to, ayan, gumalaw man tong arm, hindi gumagalaw tong tornilyo. Kasi doon talaga siya nakakabit. Original na design po ito ng Isuzu Pargo. Ayan, kaya kung halimbawa, gusto nyong gayahin, magpapamachine shop lang kayo, papatorno lang kayo ng mga ganitong bushing, ikakabit nyo sa ganito yung arm. Sa upper arm ng crosswind. Ayan. Tapos, i-welding nyo dyan, ipapasok nyo na ngayon itong bagong shafting ng Isuzu Pargo. May nabibili po nito. No? So, kung tibay at tibay lang po ang pag-uusapan, matibay po talaga to. Aalagaan nyo nga lang sa greasing. Kasi ito po, may mga greasing port yan dito, kabilaan. So, pag ganito po ang inyong upper arm bushing, bakal, siguro hindi naman ito yung sinasabi kong 3 months lang, masisira na to. No? Hindi nyo to basta-basta kayang sirain. Napakatibay po niyan, lalong-lalo na kung aalagaan nyo sa greasing. Samantalang itong goma, pansinin nyo po. Ayan, ganyan po ang nangyayari, nadudurog siya. So, once na madurog na siya, yun na yung simula. Mawawala na sa camber yung gulong nyo.
Tapos even yung ibang mga pyesa nyo, dahil nga malambot yung galaw ng suspension, gumaganyan. No? Yung tie rod, yung ball joint nyo, gaganyan-ganyan nyo kasi malambot ang suspension eh. No? So paano may iwasan? Siguro po ah, siguro makakatulong yung gas shock. Lagay nyo sa harap. Yun nga lang, medyo magiging tough lang yung ano nyo, yung suspension nyo. Medyo titigas ng konti. Konting-konti lang naman. Pero ang epekto naman nun, hindi masyadong gumaganyan yung arm nyo. So parang katulad na rin ng mga bagong sasakyan ngayon na naka-coil spring. So ito yung size nung torsion bar ng Crosswind. 25 millimeter yung taba niya. Ito yung torsion bar ng Crosswind. Ngayon, tignan naman natin yung torsion bar ng Extreme. Ito, yung Highlander. Kasi mas payat to eh. Ang nakuha natin ay 24 millimeter. Yung Crosswind, 25. Yung Trooper, dahil wala tayong unit ng Trooper dito, meron, nasa labas. Punta natin, yung Trooper. Ito, may Extreme pa pala rito eh. Ito naman yung sa Trooper. Tignan natin. Sa Trooper ay laki, 31 millimeter yung torsion bar nitong Trooper. So kaya ito medyo matigas talaga yung laro niya. Pero kung titignan nyo, kung naglalaman si Trooper ng 8, si Crosswind naglalaman ng 10, di ba? Parehas din naman halos yung ano, yung makina nila, magbigat lang ng konti yung kay Trooper. 4JA1, 4JG2. No? So yung body, halos parehas din. Hindi naman ganong kabigatan itong SUV na to. No? Siguro kung nadagdagan man, kaunti lang na bigat. Pero bakit ang laki ng difference ng kanilang torsion bar? Almost 6 millimeter. Yung laki ng torsion bar. Kaya ganun kalambot yung ano? Ganun kalambot yung suspension arm ng Crosswind. Kaya talagang malakas makasira ng bushing. Pero kung titignan nyo, itong sa Trooper, ayan ang suspension arm ng Trooper. Rubber din yung kanyang upper arm bushing, madalas ding masira. Hindi nga lang katulad nung sa Crosswind na miyat maya ay sira dahil nga sa sobrang lambot ng torsion. So wala tayong magagawa doon, hindi mo nang pwedeng palitan ng torsion bar yung Crosswind. So ang gagawin natin, titibayan natin yung upper arm bushing. So yun po.